Dagdag sa mga basurang natatagpuan na rin sa mga bahura ang mga gamit na face mask. Hindi man daw banta sa hawaan, panganib naman ang dala nito sa mga isda at mga tao dahil sa mga microplastics. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Dekada-dekada ng problema ang pagdami ng mga plastic na basura sa ating karagatan. Isang araw ang Pilipinas sa pinakamalaking source ng marine plastic pollution base sa isang pag-aaral. Ngayong pandemya, nadagdag dito ang mga itinapong gamit na face mask. Sa isang cleanup drive kamakailan ng isang grupo ng mga divers sa Batangas, samot-saring gamit na face mask ang kanilang nakita sa ilalim ng dagat, nakahalo sa iba pang mga plastic na basura. Mula nang magsimula ang pandemya, napansin na raw ng mga divers ang nagkalat na gamit na face mask na nakasabit sa mga corals. Pero tila lumalala raw ito ngayon. Kasi noon parang paisa-isa, tapos parang fresh pa yung mask. Hindi pa siya covered with moss. So madali siyang makita ng tao. Ngayon hindi na. You really have to have an eye for it. You really have to look for it. If you're not looking for it, you'll miss it. 200 kilo ng basura ang nakolekta ng mga diver na ito sa loob lang ng ilang oras. Marami sa mga ito, face mask. At dahil natatakpan na ng lumot, hindi raw malayong nakakain na ito ng mga isda. Bagay na hindi raw marahil naisip ng mga taong basta-basta na lang nagtatapon ng mga gamit nilang face mask kung saan-saan. It's not just in the ocean, matatapos yan eh. Pag kinain niya ng mga isda at kinain natin yung isda, it will end up in our bodies. Bagamat malayo namang mahawa ng COVID-19 mula sa mga gamit na face mask na nababad na sa tubig alat, ibang panganib naman daw ang dulot nito kapag nakain ng mga isda. Dahil mahirap itong matunaw, nagiging microplastic sa mga ito at pwedeng manatili sa mga isda kahit linisan pa ito bago kainin. I hope talaga na hindi magkakaroon ng sakit brought about by microplastic ingested in our body. Dahil sa isyu ng plastic na basura na pinalalapan ng pagkakaroon ng mga gamit na face mask sa ating karagatan, nagkakaroon na rin daw ng panibagong pilosopiya mga divers na tulad ni Ross. Every dive is a cleanup dive, so that's a really big emphasis now on every diver around the world. Ang DENR nababahala daw sa presensya ng mga gamit na face mask sa ating karagatan. Dagdag daw talaga ito sa panganib sa mga marine species. We are advising the local government units to really enforce yung what is provided for under the Public Act 9003. Ito yung tamang pagkolekta, tamang disposal ng mga face mask natin. Nauna nang nag-utos ang DENR sa mga LGU na magkaroon ng hiwalay na basurahan para sa mga face mask. Paalala ng ahensya, simple lang naman ang face mask disposal, hindi tulad ng mga medical wastes galing sa mga ospital. Kaya pakiusap nila sa publiko, itapon ng maayos sa mga gamit na face mask o kaya ay gumamit ng reusable mask. Itong ginagamit natin, may requirement lang tayo na kailangan disinfect nila and then pwede nila lalagay sa mga garbage bin and then the local government will be collecting this garbage bin so proper disposal into our landfills. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.